Ayan guys, paano ba gumawa ng demanda o maghabla? So step by step, i-figurize ko sa inyo kung paano bilang isang criminalistic. So mula sa parts nyo, papunta sa police, prosecution, and then sa court, and then in the middle, when the case is nasa court na, so paano nga ba ang mag-aari nyong gawin? So, both party to, yung idinidimanda o magdidimanda. So, pareho natin bibigyan ng tinatawag na forecasting kung ano ang possible na pwedeng mangyari. So, ngayon, first nyong gagawin kung kayo ay magdidimanda. So, i-determine muna kung mayroon talagang crime na consummated. So, kung mayroon kayong nakikita na may crime o kung anumang basta any violation committed of crime, private man yan o public. So, ang first step nyo, kung mayroon kayong doubt, pumunta ng police station. So, doon kayo mag sa investigador doon o sa help desk, pumunta kayo doon para ma-entertain kayo at para ma-initial assist kayo. Ngayon, sa help desk o sa investigator, pwede rin magdiretso, doon kayo kukunan ng statement. Statement. Susumpain kayo doon, may question and answer doon para ma-determine yung tinatawag na probable cause. So, probable cause is ito yung tinatawag sa korte na sa paniniwala mo na mayroon na committed na crime. So, after noon investigation report kung tawagin ng investigador ay ipoproceed yan sa kung nandyan yung suspect, tinatawag na sariwa pa yung crime, pwede yung ma-reinforce o mapuntahan ng police agaran para ma-arrest yung suspect. Kung wala naman, ito yung tinatawag na pupunta sa search warrant or arrest or search ng tao, magsiserve ng search warrant. Yun na. Tapos, pupunta ngayon niya yung reports mo, yung report kasama yung mga ebidensya kang dala. Kukumpile yan, compilation. Tapos, ipapaano yan sa prosecution. Kasi prosecution naman, within that the same day, kung may office pa yan, at maikli lang ang pila, dapat maano yan, matawag na ma-assist, ma-inquest kung nandiyan yung suspect para ma-determine, malaman kung ano ba talaga kaso. For example, theft, kung qualified man niya, kung robbery, kung ano mang kaso pa. Yun. After nun, mayroon na magkakaroon na yan ng tinatawag na kung yung kaso ay wala yung suspect na pass na, no, nakaraan na, magkakaroon niya ng tinatawag na sumun, susumunan yung aggrieved party kasi may kopya ka. Wait, yung sumun, subpoena kung tawagin, ipapadala yan doon sa na biktima. After noon, pag na-receive ng biktima yon na may complaint siya, within 10 days dapat mag-reply siya. So, for example, na nag-reply within 10 days, 3 days pa lang, before mag 10 days, magre-reply na yung akusado. Kung ikaw yung nagdidimanda, paghaharapin uli kayo ng prosecutor. So, determination, clarification, kung mayroon ba talagang nabubuong kaso, pwedeng mabuong kaso. So, after nun, pag na-satisfied yung prosecutor sa sagot niya, so, maaaring ma-dismiss yung kaso mo sa prosecutor pa lang.
Pero pag may nakitang probable cause sa reply niya, hindi satisfied ba yung reply ng aggrieved party ng dinidimanda, yung prosecutor ay mag-u-offer yan ng siguro kung meron, para hindi na mabuo yung kaso, settlement. Isisettle nila yan. Kung hindi kayo magkasundo sa settlement, so bibigyan niya, mag-uusbong yung kaso, magkakaroon niya ng docket number o case number para i-level up doon na sa court na kayo mag-hearing, mag-i-schedule na yan ng tinatawag na arraignment. So yung arraignment ay yung FYI, ay yung nakikita nyo sa pelikula, ayan yung binabasahan yung akusado na tinatawag na, o ikaw ba Juan de la Cruz ay inaakusahan ng theft or robbery, tinatanggap mo ba? So ang sagot naman niya ni yung suspect, or pag nag-guilty, edi tapos na yung kaso. Siyempre, ang karaniwang sagot niyan, ang common sagot niyan ay not guilty. Yun, madalang lang yung nagigilty. Yung nagigilty lang yung naghahabol ng probation. O mababa lang naman yung kaso nila para matapos na. Lalong-lalong na kung dihado naman talaga siya, ay gigilty yan. Pero sa 10 kaso, wala pang isa yung, mga isa lang siguro yung mag-guilty. Siguro sa 100 kaso, mga 5 dyan ang mag-guilty. So, siyempre not guilty. Doon na kayo mag-i-schedule ng hearing. So, ito po ang medyo matagal. So, ngayon kung kayo ay dinidimanda o nagdidimanda, so, hindi po maganda ang kaso na naka-file lang. Alam nyo naman yung pagkaso, di ba? Naaalala nyo po, napakarami. 10 years, kung mabigat 10 years to 25 years, hanggang 30 years. Patay na ang nagkakaso o nakakasuhan, buhay pa yung kaso. So dito po in court, sa loob ng court during this trial or dito, during this schedule period, pwede naman po kayong mag-arraignment or mag-settlement. Kung ikaw ay isang agrabyado, no? Sabi na natin ano man nangyari sa iyo, pamilya mo, ikaw yung representative. Siguro, and the best dito kung nag-o-offer siya ng settlement in any, ano, kung medyo maluwag man sa kalooban nyo, no? At para sa akin, ha? Para kung makaiwas kayo sa tinatawag na abala, gastos, kung ano-ano pang abala, pwede po kayong mag-settlement in court. Yan po ang laging ina-advise ng judge, settlement, para maayos yung gusto, whatever na kaso. So I think ito ang the best nyong gawin, makipag-settle kayo habang sariwa pa, habang kung meron pang to do effort yung biktima, magbayad, magpa-settle kayo. Kasi kung meron pa kayong mga plano sa buhay, gusto nyong lumabas ng bansa, gusto nyong magtrabaho, iwanan na yung alaala, ito na yung panahon para mag-settle kayo. So kasi kung realization ang nangyari ay nangyari na, hindi na maibabalik. So is the best solution is to move on. So wag nang pairalin yung kinatawag na damdamin. So talo po tayo lahat doon pag yun ang pinairal. So maging ano na lamang po tayo, maging economical, practical, realistic. Yan talaga ang realistic na sa Pilipinas tayo. So, all have to do is to accept the truth. Yun lang naman ang katotohanan. Wala nang magbabago doon. Mahirap baguhin yung kalakaran, yung sistema. So, concerned na yan. Lalong-lalo na pagdating sa court, napakatagal po ang haba ng pila. Kung ikaw ay wala talagang ipanustos, tingga yung kaso mo, nakafile, no, nandiyan niya, nakafile, both parties ay talo.
nagdidimanda at dinidimanda. So all have to do is, yon, pag magwi-withdraw po kayo ng case or nag-settlement kayo, doon din po kayo mag-settle niyan. So kung ikaw ay nagdidimanda, so ang kailangan mo lang gawin ay affidavit of, what is this? Affidavit of desistant. In short, withdrawal of the case. So para kung nagkaayos na kayo sa presyuhan, no? For example, yung settlement 300, okay, 100, okay, depende po yan sa kaso. Eh, anong ba, i-withdraw mo na lang. So, dismiss. So, yan po. Sana po ay medyo nagkaroon kayo ng idea pagdating sa kaso. So, maraming salamat. So, kailangan ko po ang inyong likes and shares. And then, maraming salamat kasi tinapos nyo itong aking video. Thank you for watching. My name is Police ako at muling nagjajabe. Hindi lahat ng criminalistic ay police. Yung isa ay nasa YouTube. Thank you for watching.